Maligayang araw po ng Sabado sa ating lahat, mga kapatid. Sa atin pong pagsisimula, awitin po natin ang Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Hallelujah, 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 hallelujah. Atin pong buklatin ang ating mga Biblia at awitin ang Genesis chapter 2, verse 2 and 3. Ituturo po muna namin ang kanta, then pagkatapos, sa kanya po kami subukang sabayan. Thank you po. And on the seventh day God ended His work which He had made. And He rested on the seventh day from all His work which He had made. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it rested from all His work which God created and made. Maaari niyo na po kami sabayan. And on the seventh day God ended His work which He had made. And He rested on the seventh day from all His work which He had made. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it He had rested from all His work which God created and made. Genesis 2, 2 and 3. Para po sa ating pagpapatuloy, ate pong awitin ang Leaning on the Everlasting Arms, hymn number 295. Lahat ay tumayo. Fellowship what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, secure from all alarms, leaning, leaning.
Tayo po'y lumuod para po sa isang magalang na panalangin. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po at muli po kami nagkatipon-tipon upang makinig ng inyong salita. At salamat po sa patuloy na gabay at patnubay na inyong ibinibigay sa amin. Nawa po ay bigyan niyo po kami ng sapat na katalinuhan upang maunawaan po namin ng lubos ang inyong banal na salita. At nawa po ay patuloy niyo po kaming bigyan ng magandang kalusugan upang magamit po namin sa pang-araw-araw na buhay. Patawad po sa mga nagawa po namin kasalanan at pagkukulang. Ito lang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Amen. Happy Sabbath po, mga kapatid! Ayan, masigla naman pala. Kala ko inaantok na eh. Okay, ang nanguna po sa ating masiglang pag-aawitan ay ang grupo ng Fradale at sa opening prayer ni Brother Ace Mandal. Ang magbabahagi po sa atin ngayon ng kaalaman tungkol sa kalusugan ay kilala na natin at nakapagbahagi na siya last Sabbath kung naka-attend po kayo. Ngayon, mas nakikita natin siya na tumutugtog ng gitara. Siya po ay graduate ng Manila Adventist College sa kursong Bachelor of Science in Nursing. At nang siya po ay nakapasa bilang registered nurse, ay nakapagtrabaho din po siya sa ating institution, sa Adventist Medical Center Manila, na mas kilala po sa pangalang sanitarium. Walang iba po, kundi ang aking ex-boyfriend. Naasawa ko na ngayon si Brother Jewel Brian Reyes or mas kilala siya sa name na JB Reyes. At bago po yun, ay makakarinig po tayo ng mensahe sa awit galing kay Jazz Reyes. At ang pagkakasunod-sunod po ng ating service and participants ay atin pong makikita sa screen. And let me also share a Bible verse with you and it says, "So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God." According sa 1 Corinthians 10 verse 31. When you bring God into your healthy eating, striving to honor Him in your food and drink choices will bring not only a heart change, but it will also change your choices. Receive each blessings. He made it for
Sound check. Yan, salamat anak, no? Salamat po. Magandang araw po ng Sabado sa inyong lahat. Maganda at masayang araw ng Sabado. Sabat po. Masayang-masaya ako na ngayon ay nandito ulit ako upang magbahagi ng aking nalalaman kasi yun lang naman kaya ko ibahagi sa inyo, no? Wala akong pera. Sino po dito yung naandito nung nakaraang Sabado ng hapon, nakapakinig nung shinare ko tungkol sa ano? Kumusta po? Meron po ba tayong ano yung naalala niyo tungkol doon? Tungkol sa ano yung mga hindi okay na signs, yung mga warning signs sa katawan? Una, mabigat yung timbang, no? Tapos, merong mga pag-ibang kulay sa balat, sa batok, sa siko, sa singit, yung mga natutupin, nag-iiba yung kulay, nangingitim po, ano? Tsaka yung matataas na kolesterol, mataas na blood sugar. Tsaka yung mga hindi maganda masyadong kainin, katulad ng mga bagay aking ibabahagi ngayon, ay tungkol naman sa kung gaano dapat tayo kadalas kumain. Or yung tinatawag ba na moderation or frequency. So, meron ba dapat? May oras ba? Meron ba? Or pwedeng kain lang tayo ng kain? Pag naisip ko, ay, bored ako, kain ako. Ay, uso to eh. Nakita ko sa social media, binisita ng vlogger. Masarap daw to. Tara, punta tayo dun, friend. Pag inaya ka, go lang, no? So, uso-uso, ganyan. So, ang title po ay Not So Fast. So, bago natin ipasok kung ano man yung naisip natin gustong kainin or inamin, ano, mag-isip-isip tayo, no? Wag masyadong, masyado tayong tawag nito. Ura-urada na, hindi na natin pinag-isipin, kain lang tayo, kain. So tingnan natin kung ano yung mangyayari or ano ba yung benefit ng pinag-iisipan kung kakain tayo agad or hindi. Naku. Ha? Ah, yun nga pala. Adun ba yung remote? Ayan, ayan, nag-green na. Check natin. Ayan. So ulitin ko, ito yung warning sign. BMI, nakabase tayo. Paano compute-in? Ayan po. Ang BMI dapat, ang gagamitin natin na number ay yung timbang natin in kilogram. Yan, timbang ko po yan, 60 kilogram. Tapos yung meter squared, yung height natin in meters. Ito times mo sa sarili na score ay 18.5 to 25.9 para mapasok ka sa normal weight. So sa akin, 60 kilograms ang weight ko, ay ang weight ko, ang height ko 1.6 meter in meter squared po. Tapos i-divide natin siya, ang result 23.4. So pumasok ako doon sa normal weight. Now, kung lalampas ka doon, syempre, mas mabigat ka, mas maraming chance na may makukuha kang mga sakit. Ang mga bata, pag maaga silang na-expose sa mas mabigat na timbang or hindi normal na timbang, syempre, mas maaga rin silang makaka-experience ng mga chronic diseases katulad ng diabetes. Kaya meron pong mga ang bata-bata pa noon, na-stroke na, 30 pa lang, 40 na-stroke na. Pag tiningnan mo, nung bata pa lang, mabigat na yung timbang niya. So, dapat hindi okay na ang bata ay okay lang yan, bata yan eh. So dapat i-address natin yon kung ang mga napapansin natin ang anak natin medyo malalaki, mabigat sa timbang at sa matatanda rin syempre, lahat ng edad. Oh, yan po, malaking tiyan. Yan kaya ang tawag diyan truncal obesity. Paano malaman pag sobra sa size? Andiyan po, dapat yung height mo, kung ano man sukat niyan, kahit anong sukat, kung gusto mo ng inches, kung gusto mo ng meter, gusto mo ng centimeter, basta kung ano man yung sukat nun, hindi dapat lalampas sa kalahati ang sukat ng ating baywang, sa tapat ng pusod. So ako po ay 5'3". So pag kinonvert natin sa inches, ang 1 foot ay meron 12 inches. So 12 times 5, 60. May sobra pa akong 3 plus 3, 63. Divided by 2, 31.5 lang ang maximum dapat. Maximum po yun.
Pag lumampas ka doon, warning sign na 'yon. Magpapaliit na po ng tiyan, ano? Ayan po 'yung nangyari sa tiyan, no? Yung visceral fat, kaya masama 'yon. Yung visceral fat, yung tinatawag ng mga taba, bumabalot sa ating mga organ. Makikita po 'yan sa CT scan, MRI, PET scan. Pero wag na kayo kahit hindi na kayo magpa-test ng ganun dahil napakamahal po noon. Basta hindi lumampas sa kalahati ng height nyo, maganda na po yung chances. Kahit yung dalawa lang na ano, timbang at saka tong tawag nito waist to height ratio, napakagandang monitoring na po niyan sa ating sarili, sa ating mga anak, mga bata. Applicable po yan dun sa lahat po, ano? Pero yan, sa balat din, ito, mga makikita nyong sign na warning sign yan, ha? Pag yung may nangingitim na batok, nangingitim na kilikili, nangingitim na siko, yan po ay mga sign ng insulin resistance, bata, matanda, lahat. Ha? So, may gagawin tayong action dapat. Hindi natin sila papabayaan kung gusto natin magkaroon ng control sa ating sariling health. And ang maganda na, meron tayong magagawa. Ayan pa po sa mga lalaking parang nagkakaroon na ng suso or dibdib, hindi po yan normal. No? Ang tawag dyan, gynecomastia. Tapos pag hindi na tinatayuan, erectile dysfunction, lalo na sa umaga. Dapat ang lalaki doon, pagising sa umaga, nakatayo din po yun bago tayo bumangon. So pag hindi tayo nakakaranas noon, warning sign po yun. Sa babae, yan, yung nagkakaroon ng excessive facial hair, irregular ang menstruation, PCOS, mahihirapan magbuntis. Lahat po yun related sa sobrang timbang. No? Na-alter po kasi yung ating hormone pag sobra na tayo sa timbang. So yun, nakita nyo, nagkakabaliktad. Yung lalaki, nagkaroon ng suso, nagkaroon siya ng feminine feature. Yung namang babae, nagkaroon ng masculine feature, nagkaroon siya ng balbas. So yun, nababago po. Kaya, at totoo po yan, may mga nahihirapan magbuntis kapag ka lumalaki sila. Yung sa mga klase ni Raquel, dinodocument niya yun sa, naka-vlog siya eh. May diagnosis siyang polycystic ovarian syndrome, PCOS. Hirap siya magbuntis kasi irregular yung mens niya, no? At saka lumaki siya. So ang ginawa niya, nagpaliit siya ng katawan. Nung nakuha niya yung tamang timbang, salamat sa Panginoon, nagbuntis siya. No? Ngayon lang, medyo nagka-problema sa cervix niya, pero hindi na related doon sa ano. Pag-pray natin na hindi siya makakunan kasi pinaghirapan niya mabuntis. Tapos yan, so, ano na pang mga warning signs? Mataas na triglyceride level. Sorry po kung hindi maaninag, ano? Ang triglyceride, cholesterol sa dugo, mababang HDL. Pag tumaas si HDL, pag tumaas si triglyceride, automatic bababa si HDL. Pag nababa nyo yung triglyceride level, pag normal nyo, automatic aangat din si HDL. Ganun po yung effect niya. Naghihilaan o nagtutulakan sila. Yan. Tapos, yung HbA1c, yung average na blood sugar ng ating katawan. Dahil ang HbA, ang ibig sabihin ng Hb ay hemoglobin po. Yung HbA o yung hemoglobin, 3 months lang ang buhay niya, kaya every 3 months kinukunan kayo, minomonitor yon. So, yung in sa 3 months na buhay niya, may kakapit sa kanya na blood sugar. So, yung kumapit sa kanyang blood sugar, yun yung namomonitor doon. So, kaya every 3 months ang monitoring niyan. Yung fasting blood sugar, madaling dayain. Sobrahan yung fasting niyo, bababa yun eh. Ito, kahit isang linggo ka mag-fasting, hindi ito bababa. Kasi average to ng 3 months. Hindi nyo maloloko to. Dito, yan kayo mahuhuli ng doktor nyo. Yan, tsaka yung uric acid po. Ang iyon, bukod sa masakit, pag tumaas yan, sasakit-sakit na rin yung mga buto-buto, no? Pag napasobra sa mga, tsaka ang cost din po niyan, asukal din, no? So, yan, pinapatigas din po niyan ugat, paano? Hindi niya pinapagana yung nitric oxide. Yung nitric oxide siya yung nagpapa-expand ng ating mga ugat. Pag nag-expand ng ugat, luluwag, bababa ang presyon ng dugo. So yun din, pag hindi makabuko ang ugat, ang lalaki magkaroon ng erectile dysfunction. Kailangan mag-expand yung ugat para makapunta dun yung dugo, ano. Yun po, kaya yan ang mga warning sign. Tapos ito ang mga consequences ng sobrang timbang. Ayan po, cardiovascular diseases. So kahit bata, matanda, pag maagang na-expose sa ganyan or laging matagal na panahon ng buhay ng isang tao ay sobra sa timbang, tumataas ang chances na magkaroon ng
cardiovascular disease. Mataas din ang chance ng diabetes. Tapos sa musculoskeletal disorder, yan po yung mga sakit sa mga buto-buto. Siyempre, pag mabigat ka, lalo na dito sa lower body natin, siya yung nagkakarga ng timbang mo. Yung sakit yung balakang mo, mapupudpud agad yung joints mo. Yung ugat mo, yung joints mo dito, kasi may mga lining yan, yung tuhod, yung paa. Siyempre, kung mabigat ka, sila yung nagkakarga sa'yo eh. At tatayo ka sa araw-araw na buhay mo, nagtatrabaho ka, lalakad, tatayo. Kung mabigat ka, siyempre, mapupudpud sila at mabilis kang sasakit at mamamaga. Tapos, ano pa po? Cancer. Bakit? Since ang diabetes ay mataas ng blood sugar, ang paborito pong pagkain o ang fuel ng cancer ay sugar. Almost lahat ng cancer sa lahat ng klase ng cancer, almost lahat ha, ang paborito nilang fuel para mabuhay sila ay sugar. Hindi sila nagtatrive sa fat. Sugar po. So, ano pa? Infertility, yan, nabanggit ko na PCOS. Mahirap magbuntis, katsaka yung erectile dysfunction. So, pagka, yan, hindi mahirapan magbuntis. Kung, ang maganda, correctable po yan, ano? Hindi naman yan life sentence na, ay, pag tumaba ka na, yan na, final na. At lahat yan makokorek natin, basta makorek yung weight, no? Tsaka ito po, sa bata, lalo na sa mga nagbibinata, nagdadalaga, may anak kayo na pansin nyo medyo malaki. Maaring hindi sila nagsabi sa inyo pero mababa na yung self-esteem nila na ay di naman ako maganda kasi kasalanan din naman minsan po ng social media ano na ang pinapakita ng social media ito ang sexy ito ang maganda diba? Ito ang katanggap-tanggap di yung nag-identify naman yung tao ngayon ay dapat ganun ako pero on the other side maganda rin na lumiit ang katawan dahil maganda sa kalusugan pero nagkakaroon ng ganyang effect po. So, hindi magandang timbang, sukat or size. Lalo na mas ano sa babae. Kasi nung bata ako mataba ako pero hindi ko naman naranasan 'yan. Pero hindi ko alam. Hindi naman pare-pareho lahat ng tao po ano. So pag may anak tayo na medyo malaki, eh bigyan natin ng attention tsaka ng ano kausapin natin, kumusta ka anak? Ganyan. Ano yung nararamdaman mo? Tapos meron ka bang ibang nararamdaman bukod diyan sa ano? Kung babae yung anak mo, tanungin mo kung regular yung mens niya. Yan po. So, kailan ba nag-start yung, napansin nila na parang ang dami ng mataba or obese? So, nung relatively na, maliit or mababa lang yung bilang, nung 1960s, 1970s, hindi pa yan masyadong madami, yung malalaking tao. Kasi hindi naman uso yun noon panahon yun, yung fast food. Diba? Hindi uso ang merienda noon na, puro trabaho. Mahirap humanap ng pagkain dati. Kung papansin niyo sa mas mag-retro pa tayo. Panahon siguro ng mga hunter gatherer pa lang tayo, no. Ang mga tao hindi pa marunong mag-agriculture, hindi pa marunong mag-farming, magtanim, mag-alaga ng hayop para kakanin o ng magtanim ng hayop ng alaman para kakanin nila. Hindi ganoon kadali. Unang-una maghahunt ka. O mamimitas ka, hindi ganun kadaling hanapin ang pagkain. Kaya ang tao nun, hindi maya't maya nakain. At ang katawan natin ay designed na magutom. Ano po? Tapos, yun, nung nauso, syempre, natuto, tumalino ang tao. Ay, pansin ko, para hindi ako hunt ng hunt, aalagaan ko tong nahuli kong hayop para aramihin ko. Ay, itong napitas kong prutas o pagkain, parang masarap to ah. Pag-aralan ko paano paramihin, dinado na yung agriculture, dumami na yung pagkain. Hanggang sa ngayon, patuloy ang pagsasaliksik ng tao para madaling magkaroon ng pagkain. At saka iba, syempre, profit. Gusto nila magnegosyo. So, sa paglago ng kaalaman dyan, sumabay ang sakit natin. Syempre, laging available ang pagkain, lagi tayong kain ng kain. Tapos, halos na triple eh. Mula nung 1970s, yan, dumami na ng dumami at hanggang ngayon, pataas pa rin po ang bilang ng obesity po. So ano po yung mga most common causes? Marami. Kung aaralin po natin lahat dito ngayon, baka hindi na kayo huminga kasi kahit sa hangin, may sinisisi sila na pwedeng mag-cause ng kahit sa ibang bagay, kahit sa mga vinyl meron daw, sa mga plastic meron daw, mga obesogens kung tawag nila. Pero, yun ay mga bagay na hindi na natin nakokontrol.
baka masira na ulo natin, kakaisip, ay, nakakaano ba ito? Nakakos ba ito ng obesity? So ito, focus tayo dun sa dalawang bagay na within our control, kayang-kaya natin. Processed food, ito, nabanggit ko na to last time, at saka, frequent meals and snacks o yung merienda. Yan. Ito po ang magiging focus ng aking topic ngayon. So, maganda ba or masama or okay lang asan kaya ang pagmemeryenda? Tingnan natin ano. So, sabi sa Bible, there is time for everything. Yan, medyo mahaba at saka sorry maliit. Pero yun sa verse 3 po, no? There is a time to kill, a time to heal, a time to break, and a time to break down, and time to build up. So sa madaling salita, sa lahat ng bagay, meron na tatamang panahon. Ganon din po yun sa application nun sa ating buhay, sa pagkain. Hindi naman pwede na maisipan mo lang kumain. Ay kahit hindi ka naman nakabase sa pangangailangan mo, kakain ka na lang. At ang tanong, meron kayang negative effect yon? So dito po. Every time nakakain tayo sa pinakataas po na rectangle, fed state, kakain tayo ng pagkain, lahat, every time nakakain tayo, may stimulate si insulin. Pag tumaas si insulin level ng dugo natin, ang instruction niyan sa katawan mo ay mag-store ng energy. Ano yung energy? Yung kinain mo. Yung kinain mo na sugar, kinain mo na fat and protein. Lahat yung energy at na-stimulate niya si insulin. Maliban na lang na type 1 diabetic ka. Yung type 1 diabetic, diabetes, wala silang insulin. Hindi sila nagpuproduce ng insulin. Kaya, pansinin nyo, ang type 1 diabetes, hindi sila nataba. Lalo na pag undiagnosed pa, yung bata, hindi pa alam ng magulang na may type 1 diabetes. Ang payat-payat ng bata kahit napakarami niyang kumain. Bakit? Wala yung insulin eh. Wala siyang insulin. Walang nagko-command sa katawan niya na magtago tayo ng energy. Saan tinatago yung energy? Sa liver, in the form of glycogen, sa muscle din, nag-i-store tayo ng energy doon. Glycogen din po ang tawag. At saka sa ating fat cells. Lahat tayo may fat cells. Kailangan ng fats. Para tayong battery, yung energy na save tayo, yung food nga lang. Pero itatransform yun ng katawan natin, di ba? Napakagaling ng katawan yun, pagkagawa sa katawan natin. Kumain ka, nagsisave siya. At ang ano nun, walang limit kung gano'ng karami ang sisave ng katawan mo. Kaya sa ano, talaki ka talaga, tataba. Pagkain ka ng kain. Walang limit yun eh. Hanggang sa, yun nga, magkakaroon ka ng nasakit. Tapos, kabalik na naman pag hindi ka kumain, ano, no food, magsisimula tayo dito sa kanang bahagi, no food, decreased or mababa ang insulin. So pag mababa si insulin, ang instruction ng katawan, gamitin ang tinago. Ano yung tinago? Saan niya tinago? Sa liver. Oh, so pag naubos yung nasa liver natin, tsaka yung sa muscle, sana? Hindi ka pa rin kumain. Fats. So, sa madaling salita, ano ang instruction para tumaas si insulin? Ano ang magsisignal kay insulin? Pagkain. Any food. Pero syempre, hindi pare-pareho ng form ng pagkain ay same ng level ng elevation ng insulin. The higher the sugar content, the higher the insulin response. Ganun lang. Pag mababa ang sugar content o walang sugar content ng kinain mo, wala or very minimal ang insulin response. So pag in-stimulate mo si insulin, anong gagawin ng katawan sa pagkain? Itatago o gagamitin sa yung energy? Kung nakakasunod po. Kumain ka, tumaas si insulin, anong gagawin sa energy? Itatago or gagamitin? Itatago. Pag hindi ka paano naman bababa yung insulin? Huwag kumain, di ba? Oh, very obvious naman yung formula eh. Pag kumain, tataas. Pag hindi kumain, bababa. Pero hindi agad-agad. Kung kakain mo lang, unti-unti yan bababa, no? So the longer na hindi tayo kakain, the lower the insulin. So mas mababa si insulin, ang una niyang, saan niya kukunin una? Liver muna. So napansin niya na, bababa na, mga 8 or 10 hours, 10 to 12 hours ka na hindi kumain, ano, natulog ka. Wala naman siguro na dito nakain ng tulog. Natulog ka. Hindi ka kumain. Sabi mga 8 hours, nakuha mo yung 8 hours yan. Tapos 10 hours, hindi ka pa rin kumain. Mapapansin ng katawan mo, walang pumasok na pagkain. Tubig lang. Ang tubig, walang calories,
Walang sugar, walang fat, wala siyang kahit ano. Meron siguro minerals, konti. Pero hindi niya ma-stimulate si insulin. Hindi tataas insulin mo. So anong gagawin niya? Hayaan ka na lang ba ng katawan mo mamatay na? Hayaan mo na lang yan. Di siya kumain eh. So hindi ganun gawa pagkagawa ng katawan natin. Matalino yung Diyos. Ang sunod na magsusource siya sa ating liver. Yung tinago. Siyempre kaya nga niya tinago para sa panahon ng tagutom, ilalabas niya. So ilalabas ni liver mo. Ayan o, gamitin mo. So mapapansin mo, mawawala yung gutom mo nun. Plus, hindi ka pa rin kumain. Anong mangyari? Dumating na yung 17th hour or 16th hour, hindi ka kumain. Napansin pa rin ang katawan, oh, hindi pa rin siya kumain. Ay, huwag kang mag-alala, mayroon pa akong tinago. Saan ko tinago? Oh, kasama na, sabi natin, ilabas na yung samasin mo, yung fats mo, doon pa niya tinago. So hanggat mababa si insulin mo, gagawa ng paraan ang katawan mo na gumamit ng mga tinago niya. At hanggat may nakukurot ka dyan, hindi ka mamamatay sa gutom. Ayan po. Maliban na lang na ikaw ay nag-i-insulin. Diba? May nagtatara ka ng ano, no? May... Pero, yun, ay kailangan ng monitoring po yun. So, ganun kaganda yung pagka-design sa katawan natin. Oh, ang tanong, paano ang implication na to? Magagamit ba natin to sa ating pang-araw-araw na buhay? Or, mayroon po kasi, maaaring narinig nyo na to ngayon eh, yung tinatawag na intermittent fasting. Nakarinig na po ba? May nakarinig na? Oh. So yun, ang ibig sabihin intermittent fasting, ini-incorporate natin sa ating buhay na hanggat maaari, merong panahon sa 24 hours mo, lahat tayo may 24 hours, lahat tayo kumakain. So, sa 24 hours, dapat malaking porsyento nun, hindi ka kumakain. Ilang porsyento? Or sabi natin 24, ilang oras kang hindi kumakain dapat? So, dapat, at least, meron ka man lang 12, kung kaya mo, 12 hours hanggang 16 hours. So, mag-start ka dun sa, sabihin na natin pinakamadali 8. Kasi natulog ka nun. Sabihin natin, kumain ka, natulog ka. Ano oras ka natulog? 8 o'clock, 9 o'clock. Gising ka, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 4, gising ka na. O, sabihin mo, nag-pray ka, nag-devotional ka, hindi ka pa kumain. Na-delay pa na isang oras. Nagluto ka pa. Diba? Kayang-kaya mo yung 10 hours eh. So, kung nakastart ka ng ganun, 10 hours, it's a good start. So, tingnan natin, ang tanong na sunod, safe ba mag-fasting? Safe ba? Or define muna natin fasting. What is fasting? Abstinence ng pagkain o ng inumin. Pwede ginagamit sa health or sa ritualistic or sa, syempre, sa spiritual level. So yung focus ng talk ko ngayon is tungkol sa health po, ano? Hindi tungkol sa spiritualism po na fasting. Gagamitin natin yung fasting as a tool na ma-improve yung overall health natin. So yan, makikita nyo, no? Ayan si insulin nasa gitna. Pag pumasok siya, stop. Stop lahat ng paggamit ng ating stored fats. Yung glycogen, gagamitin yun. No? Pero yan, hindi. Pagkawala siya, yun, nakakalabas na. Yun, basta siya yung control. Maliban sa pampababa siya ng blood sugar, control siya eh. Signal siya ng katawan natin na hindi pwede yung mangyari na mataas ang insulin mo at magbaburn ka. Kasi ang instruction niya, tago eh. Magtago tayo, magtabi. Okay? So, is fasting safe? Sa Bible, pinakamahabang fast po, di ba? Si Jesus at si Moses. 40 days, 40 nights. Yung kanila, spiritual fast po yan. Pero, at the same time, tao po sila eh. Katawang tao sila. Ang Panginoon, nagkatawang tao nun. You know? At sabi, di ba, doon sa, ano, and he, sabi doon sa dulo, no, after ng fast siya, famished siya. Ibig sabihin, gutom na gutom ang Panginoon. So, yung kanila, dry fast po. Kahit ultimo tubig, wala. Longest fast world record po, si Agustino Angus Giuseppe, at hindi ko na mabanggit lang kanyang apelido. Yan, ilang araw yan? 382 days. Pero, umiinom siya ng tubig. Nagkakape siya. Kape niya black coffee lang, tsaka nagba-vitamins, minerals siya. Kung makikita niyo doon sa larawan, black and white nga lang, no? Yung before niya ay napakalaki niya. Kaya niya ginawa yan, meron siyang sakit. No?
Nagkaroon siya ng mga, so yun, pumayat siya after 382 days yun. Monitored po yan. So safe po ang fasting. Designed ang katawan natin na magutom. Magaling yung gumawa sa atin, yung Panginoon eh. Di ba? Hindi niya hayaan na ano. At kahit yung ibang hayop, ang bears, di ba? Ang gagawin ng bears, bago magtaglamig, kakain sila. Magpapataba ang kakainin nila para tumaba, ano, prutas. Yun ang kakainin nila. Ang prutas, mataas sa asukal. Gagamitin nila yun. Papataba sila. Pagdating ng taglamig, mahirap ang pagkain. Ang gagawin nila, papasok sa kuweba, matutulog ng mahaba. Kumakain, hindi. Hindi. Siyempre, tulog. O, namatay o buhay pa rin. Buhay. Meron ding ganong mekanisim ang tao. Pero ang tao, kahit hindi mag-fast, ang mangyari ba, manghihina ba ako pag hindi ako kumain? So, ano mangyari? Or ano muna yung mga makakapag-break ng fast? Kasi itong intermittent fasting ko, ano, inaalaw natin ang liquids. Ano yung mga makakapag-break ng fast? Any, technically, kung magiging strict tayo, anything aside from water. And kahit ano ipasok mo sa bibig mo, maliban sa tubig, makakapag-break na yun ng fast. Pero anything na hindi, kung summarize natin, anything na hindi mag-stimulate ng insulin natin, basta hindi tumaas ang insulin mo, tuloy-tuloy lang ang fasting. Naka-fast ka pa din, di ba? Kaya nga, tawag ay breakfast eh, di ba? Yung unang meal mo, breakfast. Kasi galing ka sa tulog, naka-fasting ka, technical yung tulog, nung kumain ka, yung almusal mo, na-break mo na yung fast mo. Kaya breakfast, yun. So yan, ang kung yeah, nutritional fasting po, ano, pwede po nating inumin. Alam ko hindi tayo nagkakape, pero yan, technical, kung mag-technicality, pwede po ang tubig, pwede ang tsaa, pwede ang black coffee, kung or anything na walang calorie po. Yung tubig na linalagyan ng sabi natin stevia, huwag po muna kasi yung stevia, anything na matamis. Pag matamis, kahit walang calorie yan, nagsisend yan ng signal sa ulo natin eh. Pag nalasahan ng dila mo na matamis, hihingi yan ng insulin. Kahit walang sugar yung kinain mo. So, sa panlasa pa lang, ganun katalino yung katawan natin, malasahan pa lang yung matamis, magdedemand na yan ng insulin sa pancreas. Ano mangyayari? Tumaas yung insulin mo, wala ka naman pinasok ng asukal, ibabagsak niya kung ano yung existing na blood sugar mo, e fasting ka, mababa ang blood sugar mo na nasa minimum, 80, sabihin natin, pinakamababa, pero functional ka nun. So yan yung mga pwede mong inumin during ng fast. Ha? Water, lagyan mo ng asin, pwede, kung gusto mo, kung para feeling mo na dehydrate ka, nagka-cramps, lagyan mo ng asin, wag lang asukal. O yung tsaa, pwede rin po, no? Kung nagtsa-tsaa tayo, salabat, pwede. Ayan. So, what happens to our body during fast? Unang-una, babagsak si insulin level. The longer the fast, the lower the insulin level po. So, katulad na sinabi kanina, pag wala nang pinasok, ang gagamitin yung nakatago. Ang nakatago, yung fats. Body fats, ilalabas, gagamitin. So, ano pa? Pag yun, ang tawag po doon ay ketosis, no? Yung fats na transform sa ating gagawing carbohydrates. Tataas yung ketone levels mo. Maganda ba yung ketone levels? Opo. Pag mataas ang ketone levels, malinaw ang pag-iisip natin. Kaya ang Panginoon noon, nung tinest siya, bukod sa nag-aral siya, di ba nung tinest siya ng demonyo, nasagot niya, malinaw ang isip niya. Napatunayan ko to, hindi ako tinest ng demonyo. Ha? Pag ako po ay naka-fasting, ano, madali po ako magtrabaho. Pansin nyo, pag bagong kain kayo, antok, di ba? Kasi yung concentration ng dugo nyo, ando sa tiyan. Kasi, ang pagkain, pag kumain ka, nagbe-burn ka din ng calories eh. Very taxing sa katawan. Nagtatrabaho ang katawan nyo pagka kayo ay kumakain. Para i-proseso niya yan, i-breakdown niya, binibigyan nyo ng trabaho yung katawan nyo nun. Pero, syempre, may rewarding din naman pag tama yung kinain mo. Tapos, so yun, isa pa, ang ketones, ha, napatunayan nila sa, ano, yung mga may demensya, pag binigyan nila ng ketones, kasi pwedeng iturok sa dugo, tinurokan nila yung may mga demensya, tinurokan ng ketones, umayos po ang pag-iisip na wala yung pagka-ulyanin.
So, link siya yung dementia sa mataas na blood sugar na pagkain natin. Tawag nila doon ay diabetes type 3. Ano pa po? Decreased ang inflammation sa katawan. Lahat ng klase inflammation, mababawasan or bababa. Yung mga sakit sa buto-buto, tagyawat, sinusitis, lahat ng pamamaga, pag bumaba si insulin, bumababa din po yan. Link si insulin po sa inflammation. Okay, ano pa mangyari? Benefits ng fasting. Ayan, increased ang growth hormones. Ito po napakaganda, lalo na po sa mga may edad na. Ano ba yung growth hormones? Sa bata, yan yung magpapatangkad. Mataas po ang production ng growth hormones mula puberty hanggang 30s. Pagdating ng 30s, bababa na yan hanggang sa umedad tayo. Ngayon, kaya may nabibili or may nagpapaturok, turukan mo ko ng growth hormones. Ang maganda, makukuha nyo ito na libre. Pag nag-fasting ka, mas mahaba ang fast mo, mataas ang growth hormones mo. Ano ang function ng growth hormones? Nagre-repair yan ng ating mga muscles. Parang pampabata na yan. Pag matanda ka na, hindi ka na siyempre lalaki. Pero, rinerepair niya lahat ng marerepair niya. Pantanggal ng wrinkles, pampabawas ng wrinkles, makukuha niyo po ng libre. Kung gusto niyo mas marami, mas mahabang fasting. Ano pa po? Kasi ano yung metabolic rate? Mabilis yung metabolism mo pag nag-fasting ka. Kasi dumalaki yung muscle mass eh. Ayan, no? Isa sa mga benefits ni ano, nag-i-increase din yung muscle mass mo pagka may growth hormones ka. So hindi ka kumain, pero yung muscle mo, hindi siya. Napansin ba kayo na pag pumayat sila na hindi gamit fasting method, yung taba nila, ay yung balat, laylay. Parang sobra-sobra. Ngayon, pag nag-fasting ka, gagamitin yun ng katawan mo. I-burn niya yun as a protein, hindi yung muscle mo. Okay? Digestive system mo and digestive organs mo, makakapagpahinga pag hindi ka kumain. At maganda yun dahil kailangan nagpapahinga din sila. Pag kumakain tayo, nagagasgas din yung lining ng bituka natin eh. Yan. Tapos, ang yan, yung BDNF or brain, technically, basta magiging mas malinaw ang pag-iisip mo. Makakapag-grow ka ng bagong brain cells. Tsaka ito po, autophagy, no? Si ano ba yung autophagy? Siya po yung nakadiscover ng autophagy. Si Yoshinori Oshimu, Japanese siya. Awardan siya ng Nobel Prize. And nahirap ma-awardan yan. Ibig sabihin talagang dalubahasa ka or maganda yung discovery mo. Ano ba yan? Autophagy, yan yung process na kakain. Ang word na autophagy, auto means self. Phagy or kain. Phagy. So, self-eating. Ano nangyari sa katawan mo? Kakainin niya yung sarili niyang taba, sarili niyang protein na hindi maganda. Kung nakikita niya yun, ito parang damage na tong protein na to. Ito, gamitin natin to, i-recycle natin, kakainin natin. Para, kasi walang pumasok. Itong gagamitin natin. And, napakaganda po nun, para kang nag-overhaul ng katawan mo, para kang nag-general cleaning ng katawan mo. So ako po, personally, pinapractice ko po, mga every 3 months, nagpo-prolonged fasting po ako, mga 24 to 48 ako kumakain. Tanghali, mga alauna, alas dos, ganyan. Tapos kakain ulit ako ng alas 5, alas 6. Tapos trabaho na yun, dire-diretso, wala na ulit kain. Yun po ang practice ko. So, masaya ako na kahit papano nagkaroon ako ng influence or nakita naman ng family ko, nila Raquel, na maganda yung naging effect sa katawan. At si Raquel, sinubukan din niya. Yun. Just mga bata, unti-unti na rin namin nababawasan po, ano, yung asukal, lalo na sa amin, zero na talaga. Yung mga bata, yung ibang pagkain nila, medyo hindi pa namin ma-zero kasi minsan may nagbibigay. No? Pero yung pag kami ang bumili, sigurado, hindi na, binabasa namin ang ingredients, walang asukal po yan. Yun ang ginagawa namin sa mga bata. At nabawasan po yung mga allergies nila, yung mga kati-kati nila. Pagka pinapawisan, pero dati kasi bukol-bukol eh. Ngayon, talagang malaki yung improvement. Tapos, ano pa po? Yan, ang mga benefits ng fasting. Ito, applicable to
Kahit saan diet, kung ayaw mong magbabawas ng asukal, pwede naman, pero medyo mahirap lang. Kasi pag mas mataas si insulin level mo, matagal bumaba. Pero pwede, may mga nakakagawa. Kahit na hindi sila restrictive kung ano man ang kainin nila, sa time lang sila nagkakaroon ng restriction. It's free. Lahat pwede. Pwede mag-fast. Walang bayad. Free ka, tapos meron ka pang ekstrang oras. Kasi bakit? Hindi ka na magluluto eh. Bawas yung luto mo. Bawas yung bibilihin mo. Bawas yung uhugasan mo. Siyempre, pag nagluto at kumain ka, may uhugasan ka. O, nung hindi ako kumain ng 48 hours, di 48 hours din ako hindi nagluto, tsaka hindi naghugas ng pinggan, hindi kumain, di ba? May ekstrang time ako na magiging productive ako. Ano pa? Anybody can do it. Or siguro, kung meron lang mga limitations sa mga buntis, sa mga may maintenance na nakakababa ng blood sugar, eh kailangan natin ng guidance nun. Pero pwede yon sa kanila. As a matter of fact, ginagamit itong instrument or tool para gumaling ang diabetes sa ibang bansa po. Ano? Sa Canada, si Dr. Jason Fong, ginagamit niya po ito at may sinasabi nila ang diabetes hindi gumagaling. Sa kanya, napatanggal niya yung gamot. Normal ang blood sugar. Ito ang ginagamit, fasting. So, flexibility, ano ibig sabihin yan? Kahit saang anong trabaho mo, pwede. Sabi mo, paano pag panggabi ako? Eh, di adjust mo kung kailan ka matutulog. Doon yung fast mo. So, yun, ina-adjust po ito sa lifestyle natin. Ha? So, yun po. Paano siya simulan? Hindi ka na dapat kakain 5 hours bago ka matulog. Anong effect nun? Kasi maganda po yung nakapahinga yung tiyan mo, nakapahinga ka din. Mas maganda ang tulog ng tao. Tapos, yung first meal mo, kung sanay ka nag-aalmusal lang maaga, delay mo lang siya isang oras. Nagsisimula ka pa lang, ha? Sanay ka pa lang 3 meals. Delay mo. Kung usually, nag-start ka ng, sabi natin, alas 7 or alas 6, dahil mapasok ka eh, no? Nagtatrabaho, napasok sa school. Sanay ka na alas 6 ang kain mo. Kung kumain ka ng alas 6 ng gabi, tulog ka ng alas 9, ka na, gising ka ng alas 5 kasi magpe-prepare ka pa, kung sanay ka kumain ng alas 6, i-delay mo siya ng isang oras. For 2 days. So kung yung dating alas 6, gawin mong alas 7. Tapos hanggang sa apag na. So ang haba ng fasting mo, kain mo alas 6, 12 hours na yon. 6 to 6, 12 na. Tapos kakain ka pa ng alas 12 ng tanghali. Ilan yon? 18. Tama ba? 12 hours mo, 6 o'clock. Plus another 6 hours, 18 hours. So ginawa mo yun, baby steps lang. Urong ka lang ng urong ng isang oras. Urong ka isang oras. Urong isang oras. Nang nga di mo napapansin, hindi na pala ako nag-aalmusal. Ang almusal ko pala, lunchtime na. Breakfast ko. Doon ko na break yung fast ko nung alas 12. Namatay ba ako? Hindi. Okay ako. So nakapahinga pa yung mga internal organs ko. Di ba? Nagamit ko yung body fat ko. Definitely papayat ka nun. At makukuha mo yung maliit na waistline. Oh, napakadali po nun. Pero, hindi naman porket sinabi na, oy, 12 o'clock. Kahit anong nakakainin ko, kahit anong oras nakakain ako, basta 12 to 6. Diba? Mangyayari kasi yun, 12 to 6 ka na lang kakain eh. 12 at 6 o'clock. Huwag ka magmerienda. Kung hindi nagugutom, yan ang number one rule. Tanungin mo, paano mo lalaman na gutom ka? Ang katawan natin, kapag nasanay ka na kumakain ng gantong oras, natututo yan. Sinabi niyang, prinogram mo siya, every 12 o'clock nagtatanghalian ka. Ang nangyari, medyo na-delay, alauna na, or 12:30, mararamdaman mo kakalam ang sikmura mo. Nakaprogram yun. Meron tinatawag ang katawan natin na hormone na ghrelin. So magre-release siya, ay, sanay ako na gantong oras, may pumapatak na pagkain dito para po i-proseso ko. Nagre-release yung katawan mo ng ghrelin, naka-base yun sa inyong habits. Oh, kahit maramdaman mo yon pero hindi ka naman nahihilo, nagpinagpapawisan ng malamig, nanlalambot, inuman mo lang tubig. Pero kung nahihilo ka talaga, no, feeling mo, pinagpapawisan ka na ng butil-butil na nanlalambot ka na, eh sig, kain ka na. Pero kung hindi, inuman mo lang tubig, inuman mo tsaa. Pwede yan.
hanggat kaya mo. Yun po. Maraming salamat po. Yun lang po ang aking ibabahagi ngayon. Nawa po ay gamitin ng atin ng ating maayos sa decision sa ating pagpili ng oras ng pagkain. Meron daw pong Q&A ano, kung gustong magtanong tungkol sa fasting or intermittent fasting po. Ito po ang mic, ay papaikot po ni Sister Kesh. Paano daw po yung may acidic? Pagka hindi kumakain, ano mangyayari? Yung fasting, ano? Ayun po. Okay. Base po doon sa mga research po, no, na ginagamitan ng method po na to, okay lang po yun kasi ang isa sa mga nag-stimulate din ng acid production ay pagkain. So kung based po yun sa demand ng ano eh, ng kinain nyo. Kapag kumain ka, syempre magdi-demand ng acid yung ano. Pero pwede, wala namang masama magkonsulta sa doktor na ano, na kung mayroon kang iniinom na gamot para sa acidity mo, inumin mo lang. Pero pwede kang mag-fast. Pwede po yun. Pero yun, with caution pa rin. Kung may nararamdaman, edi huwag ituloy po. Tubig. Pwede magtsaa. Yan. Kung salabat, pwede po yun. Yung insulin, nakatago lang sabi mo sa pats, sa liver. Hindi po yung insulin. Siya ang nagtatago. Siya nagtatago. Kasi naisip ko lang, baka pwedeng pag sobrang dami, sip-sipin, babawasan, gano'n. Hindi po siya, pasensya na, hindi siya, nabawa, bawasan. Kasi nasa dugo mo siya, hindi mo naman ma-isolate na yung insulin lang ang kukunin ko. Kukunin mo yung buong dugo, ano. Pero masarap, Brother JB, na mag-fasting. Totoo po maganda yan. Maganda mga kapatid na mag-fasting. Kasi gumagaan yung timbang nyo, tsaka mabilis kayo mag-isip. Mabilis ka gumalaw, at tsaka nabawasan mga utang. Totoo po, tama po yan. Tsaka yun, talaga, yung mental clarity, totoo po yan. Good afternoon. Yung sa akin po, ano, meron po kasing interpretation kapag nag-skip ka ng meal, ang tawag po minsan naman tanda eh, oh, bakit hindi ka kakain? Baka magka-ulcer ka. Paano po naman yung ganun? Ayun mo. Base naman sa karanasan ko, ano, hindi ako sinaktan ng tiyan. Nung ginagawa ko to, so, ang preparation na ginagawa ko, kung gusto kong mas mahaba yung fasting, mas mababang level ng carbohydrate ang kakainin ko. Magsusupport yun eh. Kasi bakit? Siyempre, pag mataas yung carbohydrate, mataas yung demand nun sa insulin. So, mag-start ka pa lang, ang taas-taas na ng insulin mo, ang tagal nun bago bumaba. Gutom ka na, hindi pa nababa insulin mo, hindi niya ngayon papalabasin yung mga tinago mo. Mahihirapan ka sa transition na yon. So, ang preparation yan, pag paplanuhin mo na mahaba ang fasting mo, ang last meal mo, bukod sa maaga, dapat hindi mataas ang level ng carbohydrate noon. Mas mataas dapat ang level ng fats noon. Yung fats ang magpapabusog sa inyo. So kung busog ka sa fats, hindi ganun kataas ang insulin mo. Pag nag-fast ka, bababa pa 'yon. Di ang bilis mo ngayon gagamitin yung body fats mo. 'Yun po yung preparation noon. Pero kung ang tanong nyo, sa ulcer, related din doon. Sa experience ko, hindi po sumasakit yung tiyan ko. At mas mahaba ang fast mo, mas nadi-decrease ang appetite. Lalo kang hindi gaganahan kumain. Lalo na pag nandun ka na sa 36 hours, 48 hours, wala na, hindi mo na nararamdaman yung gutom. Hindi mo, at saka hindi ako nangihina. Nakakapag-exercise pa rin ako kahit naka-fasting po ako. Thank you po. Kasi madalas ko po kasing ginagawa yan. Nakaka-experience. Ano po ang method na ano nyo? Ilang oras po ang ano nyo? Hindi, yung pag-skip ng meal minsan sa lunch, hindi ka nakakapag-lunch. Oo. Ganon. Nakakapag-skip kayo minsan ng lunch. Okay lang yun.
Pero mas maganda kung i-strategize natin, ano, katulad nun, ang skip ko yung breakfast. So, yung lunch. Or pwede naman yun kung yun ang pasok sa lifestyle nyo. Busy ako sa time na yun, hindi ako kumain, okay lang. Walang masama nangyayari sa akin. Nakapagpahinga ako ang ano ko. Minsan, 1 meal a day lang ako. Minsan, 2 meals. So, yan. Pangkaraniwan, maririnig mo sa iba yung mga nagkakasakit ng ulcera. So, anong dahilan? Dahil sabi nila, nagpapalipas ng gutom. Ah, ang alam ko po kasi ano, ang kadalasang cause ng ulcer ay stress. So, pag hindi na ma-manage yung stress, nagli-release po kasi ng acid yung ating... At saka may mga pagkain din na ano, yung mga masyadong acidic nga, na kinain mo yun na walang laman ang tiyan mo, at yun ang inuna mong kainin, eh, syempre, makakakos po yun ng ulcer. Tsaka may mga gamot. Gamot na nakakos ng ulcer, ano po yan? Yung mga pampababa ng uric acid. Nakakabutas po yan. Yung mga allopurinol. Nakaka-ulcer po yung mga yan. So, yun. Based po sa... Kasi ginagamit nga po ito ng mga doktor na rin ngayon, eh, hindi po nila napapatunayan na nakakakos siya ng ulcer. Actually, nakakapahinga pa po. Ang nakakagasgas ng ating mga lining sa ating digestive system ay mga maling pagkain. At oras din po. Yun po. Pag lagi silang nagtatrabaho, syempre lagi silang nagagasgas. So, pag pinahinga mo yan, makakabuti po yun sa ating ano. Yung ano po kasi, may dagdag ko lang po ah. Kasi diba, pag nasa-stress tayo, yung ibang tao po, ang nangyayari, nadidepress na din. Anong tendency? Hindi kumakain. Kaya po nila nako-correlate 'yon sa bakit ako nagka-ulcer? Siguro kasi hindi ako kumain. Hindi natin alam na naging problematic pala ako, na-stress pala ako, na-depress pala ako. Kaya yung mga doctors, tatanungin lang naman po 'yan eh. Ano bang kinain mo? Hindi po ako kumain eh. Hindi nila nag-gauge yung psychological or emotional needs mo. Ganun po kasi minsan. Okay po. Pero wala rin naman pong masama na mag-ingat or bantayan yung nararamdaman natin, no? Diba? Nagpa-fast ako. Kung hanggat walang sumasakit, hindi ka nang hihilo, ituloy lang natin. May with caution pa rin naman po yung paggawa nito, no? At saka yung prolonged fasting po, pinapractice po yan, hindi po agad dederecho ako doon. Magto 2 days, 3 days agad ako. So, baby steps tayo. Delay lang natin ang i-delay hanggat sa ano po, pasensya. Pakipagtali sa asawa, tapos naka-fasting ka. Ah, kung makaka-apekto. Sa makakatulong po. Bakit po? Ano? Ang unang-una, ang kung ano ba ang concern niyo doon? Kung may energy ka ba sa pakikipagtalik mo? Yon, energy. Kasi kailangan ng energy noon. Kikilos ka noon, di ba? Ako po, nakakapag-exercise ako. Kahit 16, 18 hours ako hindi kumain. Ito po ang kain ko ha. Kakain ako, ang last meal ko, alas 5 ng hapon. Magtatrabaho ako alas 7 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Or mag-exercise ako alas 12 ng tanghali. Wala pa akong kain noon. Ang exercise ko, nagbubunuhat yung sarili ko, calisthenics ako. Yun. Kung pakikipagtalik lang, kaya naman. Wala pong problema. Sa weights, opo. Pero, syempre, sa akin, hindi ko ginawa yun simula. Inantay ko maka-adjust yung katawan ko. So, sasanayin din natin yung katawan natin. Pero kung sa kaya, kaya po. Ay po. Yun po bang nagugutom, nakakaramdam ng hapdi ng tiyan? Siyempre, nagugutom ka, aramdam mo na nagugutom ka, ayun ba ay pwedeng kainan mo talaga yun ng pagkain? Ang tanong po niyan, ang goal niyo po ba, halimbawa, nagpa-fast, siguro pagkaintindi ko, no? Hindi, gusto mo mag-fasting, kaso nagugutom ka. Halimbawa, ano ang gagawin mo, ganon? Opo. So kung assess mo yun, kung ang nararamdaman mo, yung kulu-kulu lang, na kasi sanay ka nung oras na ganito, nakain ka, normal yun.
kukuluin siyan mo talaga, kakalam siya. Pero ang sunod mong tatanungin sa sarili mo, nanlalambot ba ako? Nahihilo ba ako? Pinagpapawisan ba ako ng malamig? Kung hindi, inom ko lang tubig. So pwede pala yun. Inuman mo ng tubig, tsaka lagyan mo ng asin kung gusto mo, kaunti lang. Or pwede rin na tsaa sa labat, pwede po yun. Ngayon, pagka po na, mamawala yun. Pag nawala siya, tanungin mo ulit, nahihilo ba ako? Na nalalambot ba ako? Na nagpapawis ba ako ng butil-butil? Pag hindi, okay lang. Kasi ang binabantay, yun pong sinasabi kong nahihilo, nagpapawis ng butil-butil at saka nalalambot, sign po yun ng hypoglycemia, sobrang baba na ng blood sugar. Yun po ay delikado rin naman. Kaya kailangan bantayan nyo. Kung may pan-check kayo ng blood sugar, i-check nyo. Dapat hindi siya bababa ng 80. Pagka bumaba na ng 80, edi kain ka na. Gano'n na po yun. Thank you. Pwede ba mag-fasting yung taong acidic? Ano po? Pasensya na po. Hindi ko narinig. Nasaan po? Pwede din ba mag-fasting yung taong acidic? Opo. Yun po. Marami, parang common na concern po yun eh. Actually, nababawasan po yung production ng acid kapag ka, kasi based din po yun sa demand ng kinain mo. Kung wala kang kinain, hindi niya ma-stimulate yung acid. So, kasi ako kasi ano ako acidic. Kaya ang sabi, ang advice ng doctor sa akin, bawal ako mabusog, bawal magutom. Kailangan ako kumain ng maya-maya, ganun. Ayun nga, kung kakain maya-maya, tayo maya-maya, kailangan daw maya-maya ako kumain, pero kunti lang. Yun, napaka-common po na advice niyan sa ating health institution yung small frequent meals. Kahit sa diabetic, ina-advise niya, which is napaka... parang hindi siya sumasang-ayon dun sa ano eh. Diba, nakita niyo illustration... Every time na kain ka, magkakaroon ng insulin response, sasabihin ni insulin, magtago tayo ng energy in the form of fat, in the form of glycogen. So kung mayat-maya ka kakain, mayat-maya ka rin mag-store ng energy. So mag-oppose naman yun dun sa goal mo na gamitin ko yung body fats ko. Kasi the only way we can use our body fat is to decrease the insulin, which means na lessen natin ang frequency ng meal. Yun, to address the question na acidic po, no, ay base naman po nga dun sa mga gumagamit nito, at saka sa akin po, hindi naman po ako nagkakaroon ng problema sa acidity ng tiyan. No? Pwede, pero yun nga, katulad na sinabi ko kanina, pwede nyo pong subukan. Kung hindi sumasakit yung tiyan nyo, ituloy nyo lang. Pagka sobrang pagpanaramdaman nyo sumasakit, inuman nyo ng tubig or ng ano, kumain na kayo, kung ganun. Yun po ang, kasi ang acid po ay, ang tanong, unang tanong ko, paano po nalaman ng doktor na acidic kayo? Tinest po ba yung acid level ng inyong, ng acid level ng tiyan nyo? Sinek kaya nila. Ayan, si Pia po, ito ay acidic din to si Pia, baka may ma-share siya. Ako po talaga, acidic po talaga ako. As in, na-ER pa ako dahil lang sa acid attack. Tapos napapansin ko, tumatagal yung acid attack ko ng mga 8 hours na straight na kahit iniinuman ko yun ng gamot, hindi na may epekto sa akin. So yung fasting, pag nagfa-fasting ako, never ko nararanasan na mag-acid attack. Siguro yung sinasabi niyo, pangangalam ng sikmura, na papagkamalan niyo yun na acid attack, yun nga yung sinasabi ni kay JB na yun talaga yung response ng body mo kapag sanay ka na dun ka kumakain sa oras na yun. So usually, ang ginagawa ko nun, iniinuman ko lang ng tubig. Tapos napapansin ko, nawawala rin talaga siya. Tapos napapansin ko rin na nag-a-acid attack talaga ako. Lalo na yung time na dugtong-dugtong talaga yung attacks. Napapansin ko na kapag kumakain ako, lalo na kung mali pa yung kinain ko, yun, dun talaga ako mag-a-attack. Tsaka pag may times na sobra-sobra yung kinain ko, na mataas sa carbohydrates, sugar, yan madalas yan talaga yung nag-a-attack yung sakit sa tiyan. Ayan po, sana po nakatulong. Basta yung acid naman, mga yan, based din yan sa response na kung anong kinain natin. Pero bawal din po sa atin yung mga acidic, yung maanghang, yung kape, yan, bawal po yan. Okay, salamat po. Ang ganda, meron pa daw, si Nanay. Last na tanong na lang po. At pagbigyan natin.
Yung sinasabi mong nanginginig pag nagutom tapos tigbi-tigbi ang pawis, hypoglycemia ba yun? Isa po yun sa mga signs. Mga signs? Oo. So anong pwedeng para, solusyon ang, doon? Ang una, para ma-confirm natin na hypoglycemia, is susukatin natin kung may pan-check ng blood sugar. Pero kung wala naman at ganun yung nararamdaman, kain kayo, ang pinakamabilis ay yung liquid form na matamis. Ano yon? Juice. Inom kayo ng juice. Pag nawala yon, ibig sabihin, mababa talaga yung blood sugar nyo. Pero maganda kung ma-check po natin pag naramdaman nyo yun, nagpinagpapawisan ng malamig, nanginginig, nanlalambot, nahihilo, check ng blood sugar. Pag mababa sa 80 milligrams per DL, hypoglycemia po. Thank you. Yung ganun ba, ibig sabihin, walang stored fat doon sa, ano ba sabi mo, boy, liver ba? Pagka nagpa-fasting ka. Stored fats po, yun. Yung mga naitaba natin. Ibig sabihin, wala siyang taba para, ano, ganun ba? Kaya nag-hyperglycemia? Hindi po. Hindi, ang ibig sabihin lang po nun, hindi flexible yung metabolism ng tao. Ibig sabihin, ang baba na ng blood sugar niya, mataas pa yung insulin niya. Sabihin, hindi siya makaswitch eh. Kasi ang katawan natin, dapat parang... So, abnormality yun? Hindi siya metabolically stable. May metabolic syndrome. Okay. Ang nangyayari po kasi, dapat ang katawan natin parang, ano, yung mga sasakyan ngayon na kaya mag-burn ng kuryente, kaya mag-burn ng gasolina. Hybrid ang katawan natin. Kaya natin mag-burn ng glucose or ng carbohydrate, kaya rin dapat natin mag-burn ng fat. Ngayon, pag sinanay mo na laging carbohydrate ang finifeed mo, nakakalimutan ng katawan mo. Kasi mataas yung insulin eh. Pag mataas yung insulin, kahit sobrang bagsak na yung blood sugar mo, hindi siya ngayon hindi niya i-access yung stored fats mo kasi siya yung nag-stop nung ano eh. Siya yung gatekeeper ng fat cells po. Okay, okay. Salamat po. Bakit ko dinala ang aking handog? Sang-ayon sa Biblia, ang ikapo ay dapat nadalhin bilang gawain ng pagsamba sa Diyos. Ang tunay na tatanggap na at ihahatid sa kamalig bilang himpilan ng kamalig na siyang kumprehensya. At ang Panginoong Diyos ang may kakayanan na itakda kung paanong ang ikapo gagamitin upang pantay na ibahagi. Sa pagtangkilik sa binigyan ng kapangyarihan sa ministeryo ng Ebanghelyo sa buong sanlibutan. Ang mga ikapo at ang mga handog ay hindi dapat isaalang-alang na mga gantimpala, pagkilos, kasangkapan ng parusa sa ikinikilos ng leader, kundi bilang paraan ng pagsamba sa Diyos sa marami niyang mga pagpapala. Nasasalig sa paraan ang ating pagbibigay sa gawain ng mga leader ay nag-aakay na pawalang halaga ang positibong utos ng Diyos na dalhin ang ikapo at ang handog sa kamalig at subukin siya, sabi sa Malakias 3 verse 10. Ang akin bang mga ikapo at mga handog ay pinatatakbo bilang pagpapakita ng kapangyarihan ng tao o yaon ba'y dinadala sa lugar na itinakda ng Diyos na parangalan at sambahin siya sa paraan na may pakumbabaan at may maamong puso. Panginoon, Panginoon, nabigyan tayo ng tamang pag-udyok habang ating sinasamba siya sa ating buhay, bahay dalanginan. Mahal na Panginoon, salamat sa iyo sa pagbibigay sa amin ng karapatan na sambahin
ka sa araw na ito. Habang aming mapagpakumbaba ang dinadala ang aming ikapo sa mga handog sa iyo at sa iyong bahay. Amen. Atin na pong dalhin ang ating mga handog at ikapo na may pag-alang. Praise God, ready, sing. Praise God, from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Oh, praise Him, hallelujah. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Oh, praise Him, oh, praise Him. Tayo po'y manalangin. Dakila at mapagpala na aming Diyos sa nakatasan ng mga langit, kami po'y nagpapasalamat sa hapong ito. Amin pong ibinabalik ang mga handog at ikapo na narito po sa aming harapan. Ito po ay inyong basbasan at inyong pagpalain at magamit sa mga gawain dito, saan man dito sa sanlibutan. Aming pinadalangin din ang aming mga hanap buhay upang sa ganun, Panginoon, kami ay pagpapalain at may balik namin ang mga handog at ikapo sa inyo, Panginoon. Patawarin kami sa aming mga pagkukulang kung kami man ay nagkaroon ng mga hindi pagtatapat sa inyo, nawa ay kami ay iyong pagpalain at patawarin. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Mike. For our closing song, let us sing the Adventist youth song. Adventist youth, ready, sing. Adventist youth, are we from every land and sea? Together we pray and work and play in happy harmony. We have a faith to share with others everywhere. A message of love from God above to show the world we care. Adventist youth, Adventist youth, Adventist youth, are we from every land and sea? Together we pray and work and play in happy harmony. We have a faith to share with others everywhere. A message of love from God above to show the world we care. Adventist youth, Adventist youth, Adventist youth. Tayo po'y manalangin. O dakila at makapangyarihan naming Ama, pinupuri po namin kayo sa araw ng Sabat na ito na kami binigyan ng pagkakataon muli na makapakinig ng mga topiko o Diyos na patungkol sa aming kalusugan at nakakatulong sa aming health o Diyos. Patuloy namin itong tanim sa aming mga isip at gawin upang isalang-alang po namin ang aming mga health at magamit po ang aming katawan sa paglilingkod sa inyo. Maraming salamat sa biyaya
ng magandang kalusugan, O Diyos, at pag-ibig na binibigay niyo po sa amin. Ito ang dalangin, kalakip ng pagpapatawad ng aming mga pagkasala at pagkukulang sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Trumpet and now let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, you pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Echo it, hilltops, Jesus is coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Jesus is coming again. Coming again, coming again. Hello. Hello. Ayan. All